Alright, so kamusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH. Anyway, Happy New Year po sa ating lahat mga kaibigan, no? Welcome back po para sa isang panibagong video. Anyway, this is our first video mga kaibigan para sa taong 2024. Appreciate it if you will subscribe mga kaibigan at suportahan po ang YouTube channel ni Teacher Kevin PH. Dito po nag-upload po tayo mga kaibigan ng mga educational content na tiyak meron at meron kayong matututunan such as computer repair, printer repair, tech tips and tricks and more. So, ang pag-uusapan natin sa video ito mga kaibigan, paano nga ba kumikita ang mga computer technician? And magkano nga ba ang possible na pinakamababa at pinakamalaking pwedeng kitain ng isang computer technician? Pagdating kasi sa computer repair mga kaibigan, dalawa lang yan. Pwedeng magsabay yung sales at services. SS. Sales, ito yung meron tayong panindang mga gadgets, mga pyesa ng computer or maski ano pang tech related na mga parts or mga pyesa na kung saan syempre yung kita natin doon is dinadagdagan natin. Merong patong yon mga kaibigan. And yung isa pang S natin, services. Dito naman mga kaibigan, ang tanging puhunan lamang ng isang technician, ng computer technician, is yung mga tools na ginagamit natin o yung mga nabili natin at the same time, yung skill ng technician. Okay? Tools natin, isang bagsakan lang naman yung pagbili natin mga kaibigan, pwede rin paipon-ipon, no? Yun na yung magiging puhunan natin. Tools plus skills, services mga kaibigan. Doon tayo madalas kumikita bilang mga computer technician. Kasi nga, syempre, hindi na natin iniisip kung magkano yung pinambili natin sa mga tools natin. Basta kung services yan, purely services lang, walang pyesa, parang ang tanging binabayaran lang ng client dyan mga kaibigan is your skill as the computer doctor, no? Yung skill mo, yung kaalaman mo, knowledge mo bilang isang computer technician. Pagdating sa mga services mga kaibigan, ano nga ba or shall I say magkano nga ba yung pwedeng pinakamababa na kitain ng isang computer technician, no? Sa akin, magbe-base na lang ako dito mga kaibigan, pero alam ko hindi tayo pare-parehas ng singilan. Ang pinakamababa na singil ko is in terms of software troubleshooting or software installation. That is up to 350 pesos to 500 pesos to 1K depende sa dami ng applications at depende sa issue ng software. Halimbawa, sa reformat mga kaibigan, ang singilan ng Teacher Kevin PH dyan ay 800 to 1,000 pero package deal na yon. Magre-reformat tayo, mag-i-install tayo ng bagong operating system. After that, mag-i-install tayo ng mga applications or programs depending on the request of the client. Then after that, mag-activate din tayo ng mga applications na yon. That is 800 to 1,000 pesos. Kung MS Office lang naman mga kaibigan, ang singil natin dyan mga kaibigan is 350 pesos to 500 pesos. MS Office lang yan mga kaibigan. Depende naman kung gumagamit ka ng crack or licensed na mga MS Office, yung mga premium versions. At ang pinakamataas naman mga kaibigan, in terms of software yun na, yung reformat na parang package deal natin mga kaibigan. In terms of hardware naman, ang pinakamababa na pwede natin kitain dyan is yung mga nadadaan natin through linis-linis such as RAM, kung walang display, magic touch, meron lang tayong lininisan or whatsoever sa mga pyesa at gumana. Ang pinakamura natin dyan mga kaibigan kadalasan sa cleaning, maabot tayo ng 350 pesos to 500 pesos. Walang 150 dito. Eme. Pinakamataas naman mga kaibigan, syempre kapag hardware ang pinag-uusapan, pinaka malalang issue dyan will be the board level repair. Kadalasan, ang singil natin in terms of board level kapag no power, no, or any board, motherboard related issue para sa mga computers, umaabot yan ng 3,000 to 5,000 pesos depending on the specs of the laptop. The lower the specs, mas mababa ang singil. The higher the spec, may diferensya yan mga kaibigan. Mas mataas ang singil natin kapag ka-high-end yung computer na dinala dito. Kasi nga, syempre, mahal yon, risky operahan yon, and we have the guts bilang computer technician para operahan siya and will take full responsibility on that operation. Sa mga ibang eksena naman mga kaibigan, in terms of upgrades,
RAM upgrade sa mga piyesa may papalitan tayo. For example, HDD to SSD upgrade, RAM upgrade, or anything na kung saan magpapalit tayo ng piyesa. At sa atin ang piyesa, dito na papasok ang sales plus services. Dito, yung piyesa kung galing sa atin bilang technician, galing sa shop mismo natin, no, papatungan natin yung presyo, syempre. At the same time, idadagdag natin yung labor natin para sa overall service. Depende na yan, mga kaibigan, no? Kung SSD upgrade sa atin, papatungan natin yung piyesa plus yung labor natin sa pag-install doon sa piyesa, pag-reconfigure doon sa piyesa. Yung kitaan sa sales and services, nakadepende na yan sa technician kung gaano siya kalakas o kahina magpatong para sa piyesa at kung gaano siya kagaling tumiskarte para sa singilan in terms of the service. Siyempre, skill natin, aside from tools, no? Skills. That is one of the most valuable thing, pinakapundasyon ng isang computer technician, yung knowledge natin at iba pang mga kaalaman natin. So, doon tayo kumikita. Dalawa lang yan. Sales and services. Pwede rin namang services lang. Pwede rin namang sales lang. Okay? So, hanggang dito lang muna, mga kaibigan, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Thank you for watching.